Hello mga ka-co-op, it's me again Sir Co-op, and for today's video is pag-uusapan natin no kung ang kooperatiba nga ba ay para lang sa financial institution or for financing only. So nagkakamali po kayo, pero bago ang lahat, bago tayo mag-umpisa, road to 5,000 na po tayo no. Maraming salamat po sa mga nag-subscribe sa atin. At lalong-lalo na doon sa mga bago natin mga subscriber, maraming salamat po no. Nakikita po yung mga comment ninyo. And sana sa mga hindi po nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo para meron tayong mapupulot na konting aral sa tungkol sa kooperatiba. So for today's video is nandito pala tayo no sa Maragusa no. Ayan, nandito tayo sa may Maragusan, Davao de Oro. Yan mga co-op, pag-uusapan natin itong Magro no, Magro Cooperative, Maragusan Growers Cooperative Multipurpose. So sasabihin ko lang sa inyo no, i-share ko lang sa inyo mga ka-co-op na ang isang kooperatiba hindi gumagalaw sa pautang lamang no. Membership, ano na 'yun? Yung membership, kung magkano yung share capital ninyo, magkano yung insurance, the same time nagpapautang no, nagpapahiram ng pera, loans doon sa mga membro na kailangan ng financial. So parang bangko lang din yun no. Mamaya ipapasilip ko sa inyo kung ano yung ginagawa nila sa loob ng isang cooperative office no. Itong Magro kasi is ito yung isa sa pinakamalakas dito sa may bandang Davao de Oro no, sa Maragusan. So kung makikita natin no, hindi to siya masyado na kilala sa buong ano, buong lugar, pero dito sa may Davao de Oro, isa to sa pinakamalaki dito no. Pag sinabi mong Magro, number one yan dito sa may Maragusan area sa Davao de Oro. So yun mga ka-co-op, ipapasilip ko lang sa inyo no, na hindi lang po pautang or lending yung gumagalaw yung isang kooperatiba no. Meron din silang pautang na mga PO, nagpapa-PO sila doon sa mga member nila no, purchase ng mga groceries, gamot, or even photocopy or printing. So lahat ng yun merong PO doon sa kanilang mga members. So ayun, tara, silipin natin saglit. Pero bago muna lahat yung mga ka-co-op no, ipapasilip ko lang sa inyo no. Yan yung nakikita nyo yan, yan. Yan yung isa sa pinakasikat dito sa Maragusan no, yung Heaven's Peak. Ayan, Heaven's Peak ng Maragusan. No, pag nandiyan ka sa taas, pag nasa tuktok ka niya no, makikita mo buong ano,
buong lugar ng Maragusa, no, nasa overlooking ka na. Tsaka may swimming pool dyan sa taas, may swimming pool na. Pero ingat-ingat lang sa mga papaakyat dyan kasi hindi ko alam, ha, pero parang napakaraming steps dyan, pasaka. Hininga lang ako dyan, eh. Nakapunta na ako dyan, eh. Siguro mga way back, siguro mga 8 years ago, 7 years. Hininga lang ako dyan kasi nga, ilang steps ba yan ng hagdanan papuntang itaas? Yan, napaka-ano yan, ha? Napaka-tuktok yan. So, ayun na nga, no? Nakita nyo naman, no? Nandito tayo sa may Maragusan. So, nakita ko lang sa inyo, pinasilip ko yung Heaven's Peak ng Maragusan kasi noon talaga yan siya dito sa Davao de Oro, no? Pinupuntahan yan lagi sa mga turista kasi pag nasa tuktok ka, is talagang kita mo buong Maragusa, no? Na napakaganda tingnan kasi overlooking. Lalo na pag nasa bandang gabi ka na, no? At saka pwede ka matulog doon kasi meron namang tulugan, no? So anyway, no? Yun yung nga sinasabi, balik tayo doon sa co-op. Itong Maggrow, Maragusan Growers Multi-Purpose Cooperative, is sila yung kooperatiba na sa mga growers, no? Kasi iba-iba naman po yung pagiging kooperatiba, no? Yung multi-purpose cooperative, hindi lang siya financing, no? Hindi lang siya puro financial. So, may iba dyan, bigasan, may iba dyan, groceries, meat shop, may iba, hardware, may iba, gamot. So, klase-klase po, no? Pag sinabing kooperatiba, depende po yan, no? Depende yan kung anong klaseng kooperatiba ang gagawin mo, no? Kasi sa pagkakalam ko, yung kooperatiba is ina-approve lang yan, no, sa CDA pag once mayroon kayong 15 members, no, sa isang co-op na isa lang yung layunin ninyo, no, yung makatulong, yung convenient sa mga miyembro, no. Kailangan meron lang kayong 15 members para maging kooperatiba, no. So hayaan nyo at mababalag tayo niyan, no, kung paano mag-umpisa ng isang kooperatiba. Pero yun nga, yung sinabi ko sa inyo, no, yun yung sistema or yun yung pamamaraan ng isang Maggro, no, Maragusan Growers Cooperative. Kung nakikita nyo, pinasilip ko sa inyo, yun po yung kalakaran sa loob ng kanilang compound, sa kanilang office. So mayroon maraming mga members na mayroon printing services. So may mga patakaran, may mga pelisiya, bawal, pag walang ID, walang PO. Yun po yun. Tsaka meron din doon sa loob, meron din silang services doon offered. May loans, merong services para doon sa mga nag-aano ng SSS. So kompleto na yun, no? Yun po yung sistema ng isang cooperative. So yun naman, mga ka-co-op. And sanay meron kayong konting natutunan, no? Kasi medyo tanghali na at tatlo or apat na oras ata to bago ako makauwi ng Davao del Norte. So andito tayo sa may Maragusan. So nasa Davao de Oro tayo, 4 hours, no? Kasali na yung pag-aantay ng sasakyan. 4 hours yung biyahe. So yun, maraming salamat sa mga ka-co-op natin yan, no? Thank you. See you po sa ating next vlog. Bye-bye.